Hi kids! It's me, your teacher Ian. At nandito na naman si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at mas maunawaan mo pa ang aralin dito sa mathematics. Ito ang unang linggo ng huling markahan. Ang ating aaralin para sa linggong ito, pagsabi ng mga araw sa isang linggo at buwan sa isang taon sa tamang order o pagkakasunod-sunod. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na kayo para updated lagi kayo sa lahat ng latest videos na i-upload ko. At kung gusto nyo man-notify kapag may bagong upload na video sa teacher, i-click mo lang ang notification bell. Sa araling ito ay matututuhan mo ang pagsabi ng araw sa isang linggo. Matututuhan mo rin ang pagsabi ng buwan sa isang taon sa tamang order nito. Pag-aralan ang mga halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano ang pagsabi ng tamang mga araw sa isang linggo at buwan sa isang taon. Ayan, kung mapapansin niyo, paulit-ulit lang, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, uulit lang ngayon. Pagkatapos sa Linggo, Lunes na ulit. Lunes, Martes, lagyan natin ang mark. Ito. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, ulit na, Lunes na ulit. O, hindi ba? Pabalik-balik lang. Basta yung pagkakasunod-sunod ng pitong araw, dapat alam mo at tama. Sa kalendaryo, kung mapapansin ninyo, nauuna yung linggo. Or pwede din naman na Lunes. Alin man sa dalawa, Lunes o kaya yung linggo. Dito sa atin, Lunes sa kalendaryo, usually linggo yung start ng isang linggo. Okay? So, yan. Uulit lang, ano? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Lunes na ulit. Pitong araw sa isang linggo. Ito, pagka face-to-face, ang ginagawa ko kapag tinuturo ko sa mga kids, may song, no? Ang gagawin ko na lang, ilalagay ko doon sa description box yung link para makanta nyo araw-araw at mas matandaan pa yung pagkakasunod-sunod ng mga araw sa isang linggo. Mas madali kasi yon na pumasok sa utak ng bata yung pagkakasunod-sunod kapag may kanta. Awit yon, pitong araw sa isang linggo. Pag-aralan natin itong halimbawa isa. Naghahanda na si Lorena para sa nalalapit niyang kaarawan sa darating na Lunes. Hindi pa nangyayari ha, sa darating pang Lunes. Anong araw ngayon kung tatlong araw na lang mula ngayon ay kaarawan na niya? So, yung araw ngayon ang tinatanong. Kung tatlong araw na lang daw ay kaarawan na niya. Yung tatlong araw na yon ay paglipas ng tatlong araw, Lunes. Okay? Narito ang mga tanong. Anong araw ang kaarawan ni Lorena? Base dito sa ating suliranin, makikita dito na binanggit yung kaarawan niya. Sabi, naghahanda na si Lorena para sa nalalapit niyang kaarawan sa darating na Lunes. Ito yung araw ng kanyang kaarawan. Yan, Lunes. Number 2. Ilang araw mayroon bago sumapit ang kaarawan ni Lorena? Nakalagay din dito, anong araw ngayon kung tatlong araw. Yan, tatlong araw na lang bago daw ang kaarawan niya. Kaya yun yung sagot natin sa number 2, tatlong araw. Number 3, ano ang solusyon sa suliranin? At number 4, ano ang tamang sagot? Papakita natin yan. Paano makukuha yung sagot? Yan, inulit lang yung mga tanong, pero narito yung gagawin natin para malaman nyo ang sagot. Di ba meron tayong pitong araw sa isang linggo? Lunes, ayan, Lunes hanggang Linggo, tapos mauulit yon, hindi ba? Yan. Naglagay ako ng dalawang linggo, mula Lunes hanggang isa pang linggo, ayan. Bakit? Kasi nga, sabi, sa darating daw na Lunes, ito yon.
Hindi kasi natin makikita yung pinagmulan ng Lunes kung isang linggo lang ang ilalagay natin. Diba? Ito yan. Tapos, ang sabi, tatlong araw bago ang kaarawan niya. Kaya, babalik tayo ng tatlong araw para malaman natin kung anong araw ngayon. Basahin muna natin kung paano yung papunta, no? Tapos, para alam natin yung pabalik. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Tapos, mauulit na yung Lunes. Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Yan, ganyan yung flow nung sunod-sunod na dalawang linggo. Ngayon, babalik tayo. Mula dito sa Lunes, ayan, syempre, dun yan ang galing dito, di ba? Yan, dyan yan ang galing. Kaya dun tayo babalik ng tatlong araw. Lunes, tapos isa, dalawa, tatlo. Ayan, tatlong araw bago mag-Lunes o bago ang kaarawan ni Lorena, yun ang araw ngayon. Kaya anong araw ngayon? Ang tamang sagot ay Biyernes. O diba? Tatlong araw na lang bago sumapit ang kaarawan ni Lorena. Ito yun. O, isa, dalawa, ayun, tatlo, Lunes. Dapat tandaan na mayroong pitong araw sa isang buong linggo. Tingnan daw natin itong talahan na yan sa ibaba kung paano ipinakita ang pagkakasunod-sunod ng mga araw sa isang buong linggo. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Ngunit ang makikita ninyo sa kalendaryo, nauuna ang Linggo. Wala namang problema doon. Ang mahalaga, pinakamahalaga sa lahat, bukod sa alam mo ang pitong araw sa isang linggo, alam mo din dapat ang pagkakasunod-sunod nito. Mauna man ang Lunes o mauna ang Linggo, alam mo ang susunod sa mga araw na ito dahil mauulit lang din naman yon. Dapat alam mo ang pagkakasunod-sunod. Natandaan, ilalagay ni teacher doon sa description box yung kanta ng pitong araw sa isang linggo para makanta mo araw-araw kung hindi mo pa sa ulo ang pagkakasunod-sunod nito. Okay? Narito naman ang halimbawa dalawa. Ito ay tungkol sa buwan. 12 buwan sa isang taon. Pagsasabi ng mga buwan sa isang taon sa tamang pagkakasunod-sunod. Ngayon ay buwan ng Oktubre. Ilang buwan ang hihintayin mo bago sumapit ang buwan kung saan ipinagdiriwang ang Kapaskuhan? Walang sinabi kung anong mismong buwan, hindi ba? Ngunit, naroon yung pagdiriwang ng Kapaskuhan. Na alam naman nating lahat na kapag sinabing Pasko, ito ay buwan ng Disyembre. Siyempre, paano natin malalaman kung ilang buwan na ito? Kung hindi mo alam ang pagkakasunod-sunod ng mga buwan sa isang taon. Katulad nung pitong araw sa isang linggo, maglalagay rin ako ng link kung saan ito naman ikanta na lubi-lubi. Binabanggit doon yung 12 buwan sa isang taon para mas matandaan mo din ang pagkakasunod-sunod nito. Paano natin sasagutin? Ayan, ito yung sagot dyan. Ang araw ng Kapaskuhan ay ipinagdiriwang tuwing buwan ng Disyembre. Ibig sabihin, 2 buwan pa ang hihintayin bago sumapit ang araw ng Kapaskuhan. Paano nalaman na 2 buwan? Sapagkat sa pagkakasunod-sunod nito, kung simula Oktubre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, 2. Nobyembre, Disyembre. Kaya 2 buwan bago dumating ang Kapaskuhan. Ayan, ito yon. Tandaan, mayroon 12 buwan sa isang taon. Tingnan ang tamang pagkakasunod-sunod ng bawat buwan sa isang taon. Ayan, babanggitin ni teacher dito. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, o dun ha, papunta dito tayo. Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Ito yung sinasabi kanina na kung buwan daw ngayon ng Oktubre, ayan, ilang buwan daw bago dumating o sumapit ang Kapaskuhan. Ang Pasko ay tuwing, ayan, Disyembre. Kaya, bago mag-Disyembre, isa,
dalawang buwan bago ang Kapaskuhan kung buwan ngayon ng Oktubre. Hindi ito nakahanay ng isang hanay lang ha, gawa kasi ng hindi kasya, kaya ginawa kong pa-table, no? Bali, yung pagkakasunod-sunod ay ganito, ayan, Enero, Pebrero, Marso, Abril, tapos punta dito, ayan, dito, punta sa Mayo, tapos ayan, Hunyo, Hulyo, Agosto, tapos dito naman sa Setyembre, ayan, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, at Disyembre. Labing dalawang buwan sa isang taon. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng selebrasyong ipinagdiriwang ng mga Pilipino. Enero, bagong taon. Ayan, alam naman natin yan, January, di ba? January 1. Akala ng mga bata, akala nyo December 31, pero yun pagsapit, January 1 na yun, Enero. Pebrero ay araw ng mga puso. Yung eksaktong date natin ay 14 ng Pebrero. Abril, araw ng kagitingan. Mayo, araw ng manggagawa. Hunyo, araw ng kalayaan ng Pilipinas, so Independence Day. Nobyembre, araw ng mga patay. Disyembre, araw ng Pasko. Ito lang yung ano, common na o ano ba? Karaniwan, hindi pala common. Karaniwan ng alam ng lahat. Ano, yung itong mga binanggit na celebration. Siyempre, meron pang iba na i-sinacelebrate natin ng katulad na lang ng Mother's Day, araw ng mga ina, tuwing Mayo, buwan ng Mayo, tapos ang Father's Day naman ay anong buwan? June. Yan. Meron dito mga hindi nabanggit na buwan, pero pwede nating isipin ano pa ba yung mga sineselebrate tuwing buwan ng ganun. Kung ikaw man ay Catholic o hindi, meron naman na mga pagdiriwang na isineselebrate sa bawat buwan, no? Meron dito na tuwing March, ayan, sa paaralan, ito na babanggit, yung VAUSI, yung Violence Against Women, na at sineselebrate tuwing, ano ba, March. Ayan, March, tapos may mga earthquake drill month, ganyan, meron din naman. Tapos, ano pa ba hindi nabanggit dito? Buwan ng nutrisyon, buwan ng wika, Agosto, tapos yung buwan ng nutrisyon tuwing July o Hulyo. Tapos, ano pa ba mga hindi nabanggit? Oktubre. Sa mga Catholic, yung October ay rosary month nila. Ako pala Catholic namin, ayan, kasi naranasan ko na kids na magturo sa Catholic school. Tapos, kung ano man, yung iba pang buwan na hindi nabanggit dito. Gawain sa pagkatuto bilang isa, suriing mabuti ang mga datos na ibinigay sa bawat bilang. Piliin at bilugan ang tamang araw na hinihingi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Letter lang ha. Anong araw ang sumunod sa araw ng Lunes? A. Sabado, B. Linggo, C. Martes, D. Miyerkules. Letter lang. Number 2. Ano ang ikalimang araw sa isang linggo? At dapat malinaw kung mauuna. Since nakalagay dito sa ating module na Lunes, o doon tayo magsisimula, Lunes, ha? Hindi doon sa kalendaryo na linggo una. Lunes tayo, ha? Ano daw ang ikalimang araw sa isang linggo? A. Huwebes, B. Biyernes, C. Sabado, D. Linggo. Number 3. Anong araw ang nasa pagitan ng Martes at Huwebes? Nasa gitna daw ng dalawang araw na ito, Martes at saka Huwebes. Ano yung nasa gitna? A. Martes pa rin, B. Miyerkules, C. Huwebes, D. Biyernes. Number 4. Anong araw makalipas ang araw ng Linggo? Anong susunod? Parang sinasabi lang dito, anong susunod daw sa Linggo makalipas? Pagkatapos ng Linggo, anong araw ang susunod? A. Sabado, B. Linggo, C. Lunes,
Di Martes. Number 5. Kung ngayon ay Huwebes, o ngayon ha, Huwebes, anong araw makalipas ang limang araw? Pagkalipas ng limang araw, anong araw yun? Huwebes ngayon ha, tapos bibilangin mo lang. A. Linggo, B. Lunes, C. Martes, D. Miyerkules. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Isulat ang tamang ngalan ng buwan sa bawat patlang ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Itong numbers 1 to 5, kailangan nyo isulat, no? Para makita yung pagkakasunod-sunod. Number 1, Abril, Mayo, Patlang, Hulyo, Patlang. Ano yung nawawala? Number 2, Setyembre, Patlang, Nobyembre, Patlang. So, sa bawat number, may dalawang nawawala. No? Number 3, Hunyo, Patlang, Patlang, Setyembre. Parang kung mapapansin niyo, pagka nasagutan nyo na yung 1, 2, tapos parang may nauulit lang. Number 4, Marso, Patlang, Mayo, Patlang. Tira nyo, nabanggit din yung Mayo, tapos sa number 1 may Mayo din. 5, Hulyo, Patlang, Patlang, Oktubre. Ulitin ko pa yung Hulyo. Hulyo, Patlang, Hulyo, ano Hulyo? 5, Hulyo, Patlang, Oktubre. Ba't nagpapaulit-ulit ako sa Hulyo? So, ayan. Kung mapapansin nyo ito, oh. Parang yung pattern-pattern lang yan. Kung hindi mo man sa uli yung bawat buwan. Tira mo, nabanggit yung Setyembre. Ito, Setyembre din naman. No, kaya lang yung Setyembre dito sa number 3 ay nasa dulo. Tapos yan, oh, Hunyo. Ano yung susunod dun? Hulyo. Ito, may Hulyo din dito. Para sa ating pangwakas na gawain, suriing mabuti ang mga datos. Isulat sa patlang ang angkop na buwan kung kailan ito ipinagdiriwang. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Sagot na lang ha kung anong buwan. Number 1, araw ng mga puso. Nabanggit to dun kanina. Number 2, araw ng mga patay. 3, araw ng kagitingan. 4, bagong taon. At number 5, araw ng manggagawa. Lahat ng yan, nabanggit yan kanina. And that's it. Thank you for watching, kids. Good luck sa inyong pagsasagot. See you on my next video. Goodbye! Oops, hindi pa pala. Pasensya na, medyo, hindi lang medyo. Super late na ako mag-upload ngayong 4th grading. Pasensya na, kids. Talagang na-busy sa school. Ang dami namin ginagawa. Ang dami naming reports na ina-accomplished. Sinisingit ko lang talaga to kasi naisip ko kayo. Sabi ko, una ko, baka wala silang gamitin. Kaya ayan, sige, hahabol ako, promise. Habol ako sa mga videos. So ayan, good luck again. See you in my next video. Goodbye!